Magandang tanghali pong muli. Ito po si Catherine, ang self-proclaimed tangkero ng bayan. At mag-isa po tayo ngayon, no? Dahil yun pong ating rider ay in day off po, no? Yun na makinuha nating reliever ay bigla-bigla na lang tumalilis. Hindi natin malaman kung anong dahilan. Ganun pa man, ay katulad po ng sinasabi ni Catherine po sa inyo, no, na ano man ay nandyan po tayo, nandyan po yung nagmamayari ng shop, nagmamayari ng tangkihan, na handang nakaalalay anytime at handang ika nga maging kapalit at handang gawin ang lahat ng mga trabaho ng isang rider, no? Yan po ang number one na as much as possible requirement ng nagbabalak po na magtangkihan. Dahil hindi naman po pwede na si customer ay pwede naman na pakiusapan mo si customer na pick upin niya yung kanyang tangki, pero hindi po magtatagal yan at lilipat po yan ng suki. Dahil siyempre, sino ba naman ang masaya na ikaw papikapin doon sa pwesto, samantalang yung iba nag-offer ng free delivery. So I suggest and highly recommend sa mga nagbabalak po na mag-put up ng ganitong negosyo, kinakailangan talagang ano ka, handa ka, prepared ka, o alam mo talaga mag-drive ng motor, lalong-lalo na single, at kaya mong mag-deliver, kaya mong magkabit ng regulator, kaya mong humawak ng maruming puwit ng tangke, kaya mong humawak ng mamantikang collar ng tangke. So yan ang yung mga yan, ano po, at kaya mong masugatan sa pagkakabit ng regulator, at may mga pagkakataon na talagang nasusugatan po tayo. So kasama yan sa sakripisyo at pagpapakita ng talagang ikaw ay interesado sa ganitong klase ng hanap buhay, no? So ayan po, at muli ay nandito na naman tayo ngayon upang katulad po ng dati ay mag-uusap-usap hinggil po sa iba't ibang mga na-encounter natin sa araw-araw, no? So nung nakaraan nga ay pinag-usapan namin ng ating magiting na rider yung mga modus operandi ng mga tangkero, at the same time ng mga suki, mga customer, na isa yan sa mga kinakailangan aware tayo para mapag-ingat po natin ang bawat isa. Hindi lang po si tangkero, kundi ganoon din ang ating mga suki. Kaya ito pong mga modus operandi na ito ay talagang existing po itong mga ito. Kasabay na natin yan, katulad din ng yung mga nag-i-illegal ng mga tangkero na yan. Ano? Ngayon, ang sikat na sikat ngayon na sistema, o sikat na sikat ngayon na kalakaran na hey, nakapagpa LTO ka, pero mostly ng iyong operation ay illegal yung mga transaction natin. So tayo naman, katulad nga ng sinasabi ni Congressman Arnel T, yung pong tinatawag na legacy, yung legacy natin, kung hindi nyo man anuhin, yung hindi nyo man tanggapin yung kanyang binitawang salita na mula doon sa pagiging illegal na tangkero na ito si Congressman Arnel T, dahil tanggap naman niya na talagang siya ay kasama sa mga nag-iiligal noong mga panahon na yon, no? Kanyang kung mapapansin ninyo, maraming mga durog-durog, maraming barag-barag na mga tangke ni Legasco
dahil yan nga po ay tamang ipinaikot lang sa market dahil na rin sa deregulation na inano sa ating industriya, no? Hindi na regulate, hindi na na-maintain yung ika nga mga tangki na umiikot sa market kahit na pa ito ay branded, except sa mga except sa mga talagang elite na brand na talagang ayun, ang laki ng kalugihan nila dahil nga sa itong mga tangki nila ay hindi naman pinakakarga sa kanila. Imaginin mo, pinagawa nila yung tangki nila, inirehistro nila yung kanilang pangalan, yung disenyo ng kanilang tangki at disenyo ng kanilang trademark. Inirehistro nila yan. Pero mabigat, yun na nga, dahil sa deregulation law, nawalan na ng control ang pamahalaan para i-monitor, i-regulate itong mga tangki na ito. Kanya dumami ito pong mga tangki na tinatawag na dilapidated o mga tangki na pabulok na, mga tangki na injurious. Ha? At ang dami talagang mga tangki na mapapansin mo, sumasayaw na ng lambada. No? Nung mga panahon na yan, talagang boom na boom. At napakaswerte itong mga kasamahan natin tangkero na nandyan sa mga panahon na yan. Napakaswerte nila talaga, no? Nakakaingit. Kasama na dyan siyempre yung ating kapatid dyan. Ayan, no? So, swerte ito pong mga kasamahan natin na nag-start na ng kanilang business sa LPG nung time na deregulated ang industriya natin. So, kita niyo lahat, kahit brand, kahit na kung saan lang pinakakarga yan, at kasama yan si Rigasco sa mga nagkakarga yan ng mga branded nung araw. So ngayon, nung dumating itong 11592 na ito, ayun, pinataas ko yung mga penalty. Ikaw, nasa sayo na lang yun. Kung inahamon mo yung batas, inahamon mo yung law enforcers, enforcement agency, without looking to your neighbors, nasa sayo na lang yun kung i-challenge mo yan. The mere fact na in-inform na tayo generally at nagpaikot naman ng mga pamphlets na yan informing us about the penalties, informing us about the existence of the law, informing us about the guidelines, nasa sa atin na po yan kung hinahamon po natin yan. But if I were you, mas mainam na po na tayo po ay nagninegosyo ng legal at hindi nagiging kabahagi, at hindi po dapat tayo na-insecure, hindi po dapat tayo naiingit sa mga nag-i-illegal na yan na nagbebenta pa rin ng mga pasabog na tangke. Dahil sabi nga, it's a matter of legacy and it's a matter of philosophy in life na, and alam mo yon na ikaw ay namumuhay, nabubuhay ng sumusunod sa batas. Kasabay na ang pagsunod mo dyan sa batas ay hindi pagbebenta ng mga depektibong mga tangke. No? Ngayon, ang inakala ng mga tangkero, como branded, ipinagbabawal ang ginawa nila, di walang brand. So, ang ginawa nila, itong mga baluktot na mag-isip at pinipilit na baluktotin yung batas, ang ginawa every time na makakatanggap sila ng mga tangke na branded, tinatakpan. Hindi ho ganun kasimple yun. Dahil ang maliwanag po, kung yan po ay tinakpan ninyo, nagiging walang brand po yan, nagiging generic po yan, yan po yung intention ng letter of the law. Yan yung spirit ng batas. Bawal magpakarga. Pinagbabawal dahil nawawalan ng pagkakataon itong regulating agency na i-monitor, i-regulate yung guidelines under Republic Act 11592. So, ang daming mga naglabasan ng mga diskarte para lang maka-iwas doon sa sinasabi ng 11592. No?
Yan, nandiyan kang itong mga refilling plant ay nagpapakalat ng mga silk screen ready designed na. For instance, shine gas o exacto gas o kung ano pa mang mga lalo itong mga independent refilling plant na wala naman talagang sapat na tangke na pinaikot sa merkado, siyempre para pumunta sa kanila itong mga natatakot na mga outlet, binigyan sila ng mga sige, pinturahan nyo na yung mga tangke ninyo, lagyan ninyo ng exacto gas, lagyan ninyo ng shine gas, lagyan ninyo ng Luzon gas and everything, kung anong pwedeng ilagay. Pero ang binabiolate mo naman dyan ay yung requalification process. Na kinakailangan ay dumaan yan sa requalification process, at yun nga ay marami na pong mga nagsulputan din po ngayon na mga independent na mga requalification center na kung saan ay pwede nating dalhin doon yung tangke natin at iaayos nila, ibabalik nila at doon sa katanggap-tanggap na pamantayan na standard ay kanganong tangke para ibalik sa merkado. Ang ginawa ng iba, ayan, basta lang pininturahan, nakala ganun na, naiiwas na sila. So mabigat nun, magaling ang itong mga proponent ng mga nagano ng batas, kasi kahit pa paano, pati yung selyo, kailangan rehistrado yung selyo na gagamitin, dahil kung ano yung katawan, yun yung selyo. At ang mabigat dyan, para mas lalong matukoy yung mananagot dun sa tangkihan at ano man ang mangyari, ay itong mga kontrata. Na itong kontrata nito ay kasama ito sa pagpaparehistro mo ng brand na ibebenta mo. Hindi siya nakahiwalay. Na kailangan kasama yung kontrata para matukoy kung sino yung mga involved parties dito sa pagbebenta nitong mga klase ng tangke at sino ang nag-refill nito. At saan galing itong outlet? Saan galing na outlet itong mga? Ayan po. Ano po? Kanya yung mga resibo, ha? Kaya lagi paulit-ulit na part of our security and part of our protection, huwag niyong kakalimutan na yung resibo ay lagi niyong itatago. So, ayan. Ayan ang naglabas ang mga diskarte. Ito naman ngayon, ang kasalukuyan na umiiral ngayon ay may mga hindi sa mga brand na talagang may sariling planta at may sapat na planta, well and good. Pero ang mabigat niyan, yung pong mga brand na yan na umiikot sa merkado na wala namang malapit na planta at walang sufficienteng mga dealer na pwedeng mag-deliver noong mga item na yon, noong mga tangke na yon doon sa lugar na yon. So nangyayari kaya may mga lugar na talagang rampant pa rin ang pagbebenta ng mga generic o pinagbabawal na yan ng mga tangke. Okay, meron pa naman ng mga inauthorized ng isang brand pero tamang inauthorized lang itong planta na ito pero wala siyang control measure. Paano mamimaintain yung standards ng kanyang brand para hindi masira? May mga planta, may mga brand na may sariling planta na di hamak na mas mababa ang bigay ng planta na inauthorized niya kaysa sa kanya. Diba? Okay, at saka isa na po para sa kaalaman, ito pong napaka-importante itong swapping din dapat na mangyayari. So every time na tayo po ay magpapa-refill, kinakailangan ay swap po yan, no? Para makita noong marketing o marketer na yan o dealer na yan kung itong tangke na ito ay subject na ba for requalification, subject for maintenance, subject for any repair. Kaya kinakailangan may swapping. So pag hindi nagkaroon ng swapping at tamang kung ano yung binili mo at yun at yun at yun ang bumabalik, talong-talo po ang mga outlet na yan. Dahil ang mangyayari niyan, lalong-lalo na kung wala siyang matibay-tibay na brand, na supplier, na walang nagsuswap ng kanyang mga paluma na tangke. So, kahit in that case,
eh tayo ito pong mga dealer o outlet ng Regasco ay masaya, they are lucky enough dahil kapag may mga paluma ay ginagawang washing department itong si Regasco. Kapag may paluma ay doon dadalhin sa kanya, at itong si Regasco ay re-requalify niya, babalik din ngayon. Pero alam niyo, siyempre hindi rin basta-basta yung pag yung cost niya na ilalaan ng brand na yan para i-washing yan, i-requalify yan. Mabigat nun, pag bumalik ulit sa merkado yung pong mga winashing ni Regasco na yon, pipinturahan na naman mga illegalista ito. Tatakpan na naman at buburahin na naman yung pagkaka-repaint nito, pagkakaayos nito. Kaya tama po na hanggat hindi talaga sinusunod-sunod din araw-araw yung mga pagsasagawa ng inspection na yan, pagsasagawa ng rain na yan, ay hindi talaga matitigil ito pong makikita nating mga tangke na nagkalat sa lansangan na dinudumihan itong mga tangke na ito. So, napapansin ko maraming salamat sa mga kasama nating tangkero na itong mga huling panahon hindi ko na nakikita itong tangke na ito na nilagyan ng pentil-pent, sinulatan na napakalaking pangalan niya, na akala mo siya nagmamayari ng tangke na yon. Bagong-bago yung tangke, susulatan mo ng pangalan mo, pangalan ng shop mo. Congratulations at maraming salamat dahil tumalima ka. Siguro tinawagan ka ng brand na yan. Tama po yan. Huwag natin susulatan. Lagyan nyo na lamang po ng sticker. Kasi andugyot eh. Imaginin mo, andugyot. Hindi naman pwedeng sayo lang yung tangke na yan kasi umiikot yan sa lahat po ng mga suki ng isang brand na yan sa buong Pilipinas, supposedly. Ano? Hindi yung kapag dumating sa'yo at maganda yung tangke, gusto mong suluhin, lalagyan mo ng magandang lalagyan mo ng pangalan mo, papirma-pirma ka pa dyan. Isa kang tinatawag na makakumaintindihan, no? Para swapang. Ayan, ganid. Hindi tamang pag-uugali yan, no? Okay, so mabalik po tayo dun. Ang mahirap, ito pa, nagdasulputan itong mga dealer na ito na ito yung mga dating hauler na may mga truck, no? May mga pang-haul at nag-comply din sa requirement. Ang problema ngayon, yun nga, nagagamit sila para ma-violate ito pong swapping requirement. Dahil hindi naman nagsuswapping. Wala namang swapping. Kung ano lang, tamang kung ano yung normal na pag-uhol lang, ganun lang. Kaya pag-aralan din po ninyong maigi, pag-aralan ninyo na ito, para maprotektahan din po tayo, mahirap po na darating sa ating mga tangke, sa ating mga shop, ito pong mga tangke na galing sa ito, sa dealer natin, ang mahirap, nakakontrata po tayo, maayos po ang kontrata natin, nakarehistro sa Department of Energy, babagsakan ka ng tangke nang walang selyo. Pagka naabutan ka dyan ng Department of Energy, naabutan ka dyan ng local government na ganyan, ay sufficient din na para i-report po nila yan at madadali po tayo. Kaya paalala po sa atin pong mga dealer dyan, sa atin pong mga hauler dyan, sumunod po tayo. Kung ano po yung dapat, yan, gawin po natin. Kung kinakailangan magtaas tayo ng presyo, gawin po ninyo yan as long as na reasonable, kaysa naman ho na inilalagay natin yung taong, yung maliit na negosyante na nagpapaka humble para sumunod doon po sa batas at tinakda kung ano yung mga pamantayan, sinusunod niya, tayo naman ang nagiging dahilan, o kayo naman ang nagiging dahilan para ang mga maliit na tangkero na ito ay mapahamak. So, sa mga kasamahan natin ng mga tangkero, mag-ingat po tayo, no? At muli ay akin kayong eka nga ay binibigyan ng advice na maging matyaga po tayo, no? Huwag po tayong mapapagod na mag-market at huwag po tayong mapapagod na
pagandahin ang shop natin, pagandahin, mapanatilihing malinis ang harapan ng shop natin, panatilihin natin malinis ang mga tangke natin, ayusin natin ang pagkipag-usap sa mga suki, no? Okay, so yan po ang mga paalala pa muna ni Catherine dahil ito nga, tapisip po si Catherine, tayo po muna ang delivery boy ngayon. So, sa mga kasamahan ko ng tangkero na marami pa rin katanungan, pwede po kayo mag-message kay Catherine. Pwede niyo po i-message sa aking FB account, sa aking page, sa aking shop. Wala pong problema. Sa mga ibang nagtatanong na medyo wala nang ibang tinanong, kundi yung masyadong ano doon sa batas, kung sincero, well, hindi ko na kayo masasagot dyan dahil that is already out of my, out of our control kung gaano ko sincero itong Department of Energy na ito. But for the meantime, kinakailangan, flexible po tayo at huwag tayong masisiraan ng loob sa mga ganyang sistema. Ha? Magandang hapon po.